Hi guys, welcome to my channel and thank you for clicking this video. So for today's video po is ituturo ko po kung paano po gamitin yung mga viral videos po at pwedeng-pwede nyo po silang gamitin at re-upload. At sa ganung paraan po is pwede na po kayong kumita ng pera. So yun, bago ko po ito film is pinag-aralan ko po talaga siya at nagamit ko na rin po siya sa isang video ko po. So mamaya ipapakita ko po sa inyo kung aling video po yung pinaggamitan ko po nun. So effective naman po siya kasi hindi po ako na-copyright at hindi po ako na-strike. Yun. Kasi kapag sa YouTube po kasi hindi lahat ng video doon is pwede mong gamitin at i-re-upload. So yun, importante po talaga na alam mo po itong paraan na to. Kasi pwedeng-pwede kapag nasendan ka ng copyright o na-copyright yung video na in-edit mo at ni-re-upload mo, pwedeng ma-delete yung account mo sa YouTube o pwede rin na tanggalin nila yung mga videos mo. So sa pagkakaalam ko po, isang beses ka lang pwedeng gumawa ng account na gamit mo yung pangalan mo. So, masasayang lang po yung effort mo kung hindi mo po alam itong paraan mo. So, kung ikaw gusto mong kumita ng pera at ayaw mong mag-video o ayaw mong gumawa ng sarili mong video kasi hindi naman po lahat gusto po nilang nagbi-video sila o yung iba kasi nahihiya silang pakita yung mukha nila. So, yung iba ang ano lang akala po nila is yung mga nag-YouTube nagbi-video lang. So, sa paraan na to, pwede kang kumita ng pera gamit yung mga videos ng iba. So, kahit hindi ka mag-video, pwede ka rin kumita ng pera. So, yun. Ang gagawin, magre-re-upload ka at saka mag-e-edit ka. So, kailangan lang, alam mo lang itong paraan na to kasi napaka-dangerous na napakadali lang mag-a-upload lang ako at magda-download tapos yun na, pwede na akong kumita. So, hindi. Kailangan itong paraan na to, yun nga, makaka-copyright ka lang tapos padidelete lang yung account mo, ganun. Kaya, importante na alam mo talaga to. So, yun, ituturo ko po sa inyo kung paano po gawin yun at napakadali lang po. So, right after ko rin pong maituro ito, sasabihin ko rin po yung paraan, yung dapat mo pong tandaan bago mo i-upload yung na-edit mong video para hindi ka po magkaroon ng error o hindi ka ma-copyright o hindi masayang yung effort mo. So, sisimulan na po natin kasi masyado na po akong maraming sinasabi. So, the video starts in 3, 2, 1. Yes, pupunta ka po sa YouTube channel mo and then eto po, nandito po ako sa aking YouTube channel. Then gagawin mo lang, pupunta ka dun sa search sa taas, then yan, pipili ka ng mga yung gusto mong i re-upload. Then so ako, piliin ko yung sikat ngayon, yung Jamil Vlog. So yan, makikita mo po dyan, lalabas po lahat ng mga vlog po nila. So, hindi po lahat dyan is pwede mong i-edit at re-upload. Gagawin mo po is pupunta ka dun sa filter at hahanapin mo po yung Creative Commons. Click nyo po yon and then makikita nyo po lahat ng vlog yan, ng Jamil na pwede nyo pong i-edit at re-upload. So, ano pa? Search pa tayo ng iba. So, yung mga say for example, yung comedy. Comedy yan, movies.
So, yun. Lalabas lahat ng mga comedy movies dyan. Then, click mo agad yung filter. Yan, hanapin mo lang yung Creative Commons. Then, lalabas po lahat dyan ng mga videos na pwede mo nang i-edit at i-re-upload. So, ayun po, ang dali-dali lang po, diba? So, mag-e-edit ka lang, tapos i-re-upload mo. Tapos, kailangan mo lang maging aware dun sa mga sinabi ko nga po kanina para hindi ka makapiright. So, all in all, madali lang talaga siya. So, nag-search din po ako ng mga YouTuber na hindi sa kanila yung mga video nila. At ganito lang po yung mga ginagawa nila. At marami sa kanila is ang dami-dami po nilang views at saka mga subscriber. So, imagine kumikita sila ng pera na hindi sila nagbi-video. Gamit lang po nila yung mga ibang video. Nag-i-edit lang po sila and then i-re-upload lang po nila. So, yun, kumikita na po sila ng pera. So, kung possible po sa kanila at kumikita sila, so pwedeng-pwede rin natin gawin at pwedeng-pwede rin natin pagkakitaan. So yun, I hope nakatulong po sa inyo yung video na to. At kung nagustuhan nyo po itong video na to, is like nyo lang po and then isubscribe nyo po. So marami pa po akong mga videos na i-upload regarding how to edit at saka kung paano po kumita ng pera sa YouTube at saka kung paano ka makakakuha ng mga sound effect, mga sounds nang hindi ka gumagastos. Kasi syempre, di ba, kapag sa mga video editing, kailangan mo mag-subscribe muna. Free mo siya magagamit, pero limited mo lang magagamit yung mga sound effect nila, yung mga effect nila, yung mga kung ano-ano pa doon. So, kailangan mag-subscribe ka muna sa kanila para magamit mo yung mga iba nilang mga tools. So, yun. So, sa mga susunod ko pong video, tuturuan ko po kayo kung paano mag-edit na mayroon mga effect na hindi mo kailangan mag-subscribe doon sa application na ginagamit ng pang-edit. So, yun. Ano pa ba? Yung kailangan mo lang tandaan bago mo i-upload yung video na na-edit mo is yung panoorin mo siya and then tignan mo yung mga logo sa taas o kaya sa baba o yung mga watermark. Kasi pwede kang ma-strike doon kapag na-miss mo yun. So, meron din po akong video kung paano mo matatanggal yung watermark o yung mga logo sa video na in-edit mo. So, ilalagay ko na lang po yung link sa baba para matulungan po kayo at mag-guide din po kayo. So, panoorin nyo lang po ulit yung video na yun para alam nyo na po kung paano magtanggal ng watermark or logo sa video nyo. So, ano pa ba? Yun lang po naman. At saka pala yung mga sound effect. Kasi meron po mga video na nasa Creative Commons sila and yet hindi mo pwedeng magamit yung sounds nila kasi pwede kang makopyright doon. Kasi minsan meron silang mga ginamit na sound effect doon na hindi mo pwedeng gamitin kasi baka sila nakasubscribe sila doon sa package na yun kaya nagamit nila yung sound effect. So ikaw kapag na-upload mo yun at hindi mo nakita yun, na miss mo yung sound effect na yun o yung tunog na yun, is pwede kang makopyright at pwedeng masayang lang yung pag-i-edit mo at pwede rin na mabura lang yung video mo sa YouTube. So, yun. Meron din ako mga video na gagawin kung paano ka makakakuha ng mga libreng sound effect tsaka mga sounds. So, yun yung mga ginagamit ko. Ituturo ko rin po sa inyo para makatulong. So, yun lang naman po. At kung nagustuhan nyo po at nakatulong po itong video na to sa inyo, be sure lang po na click nyo po yung like and then nakasubscribe po kayo sa channel ko para ma-notify po kayo sa mga susunod ko pong video na i-upload. So, yun lang naman po and thank you for watching this video and bye-bye! Hope to see you guys on the next video. See ya!